Hi guys, so Carlos nga pala ulit ng unboxing and everything. Sa video na ito, ituturo ko kung paano natin i-config ang ating Huawei 5V5 para maging VLAN siya para sa mga piso Wi-Fi. So tara, mag-start na tayo. Okay guys, so gumawa muna ako ng diagram. Ayan, ito yung ginawa kong diagram guys. Ito yung ating Huawei 5V5 router. Tapos sa LAN 1 niya, dito natin isasaksak yung ating piso Wi-Fi. Tapos sa LAN 2 and LAN 3, dito naman tayo magsasaksak ng mga APs. Okay? O kaya pwede rin kayo magsaksak dito guys ng switch hub. Tapos sa switch hub na yun guys, doon yung isasaksak yung mga access point nyo. Okay? Tapos sa LAN 4 naman guys, dito natin isasaksak yung ating UTP cable papunta sa ating ISP modem or router. Ayan, PLDT, converged, globe, etc. Okay, so tapos yung upstream port naman natin guys, gagamitin natin yung LAN 1. Okay guys, sa tutorial na to guys, hindi tayo kukonek sa Wi-Fi. Ayan, nagready ako ng UTP cable mula sa PC ko papuntang Huawei 5V5. Sinaksak ko sa LAN 1. Ayan, kahit saan nyo isaksak guys, mapa LAN 1, LAN 2, LAN 3, LAN 4. Pwedeng-pwede siya. Okay, so after nun, ganito ang gagawin natin. Mag-set tayo ng static IP. Okay guys, so punta tayo sa network connection natin. Ayan, yung Ethernet. Tapos right-click natin, then properties. Ayan, ito yung lalabas guys. Punta tayo dito sa Internet Protocol version. Click ulit natin yung properties. Ayan. Ito, dito tayo maglalagay ng static IP. Okay, so check natin yan. Ayan. So, ang default gateway natin, guys, is yung admin address ng ating Huawei 5V5, yung 192.168.100.1. Okay? So, ang ilalagay natin dito sa IP address, guys, is yung pasok sa range ng default gateway natin, which is, kunyari, ilalagay ko is 192.168.100.5. Ayan. Okay? Pwede nyo ilagay dyan guys, 2, 3, 4, 5, yan, onwards. Basta wag nyo lang babaguhin to. Ayan, okay? Tapos yung subnet mask natin, click lang natin. Ayan, automatic naman siya. Tapos sa DNS natin guys, eto, gayahin lang natin tong default gateway. .168.100.1. Okay, so click natin yung okay. Then close natin. Ayan, hintayin nyo lang siya guys. Or, punta na tayo sa browser natin. I-type natin yung admin address ng ating Huawei 5V5, 192.168.100.1. So, ayan, lumabas na yung ating admin. Okay, guys, so sa username natin, guys, is ganun pa rin, telecom admin. Tapos yung password natin is admin telecom. Okay, so login ulit tayo. Eto, guys, pag lumabas to, guys, click ulit natin yung exit. So, ayan, nandito na tayo ngayon sa homepage. Huwag nyo lang pansinin to guys. Okay, so, diretso tayo sa advanced. Tapos, LAN. Ayan, punta tayo dito sa layer port configuration. I-check natin yung LAN 2 and LAN 3. And click natin yung apply. Ayan, so, after natin maklik yung apply, pupunta na tayo sa one configuration. So, ayan, i-click natin tong new. So, dito guys, nakikita nyo, merong one mode. Ayan, ito yung babaguhin natin. Gagawin natin bridge one. Okay. Tapos, yung enable VLAN natin, hindi natin gagalawin yan. Yung VLAN ID naman natin, guys, ito yung VLAN tag ID ng ating mga piso Wi-Fi. So, sa akin, ilalagay ko is 13 dahil yun yung VLAN tag ID ng LPB. Okay, dito naman tayo sa may policy. Gagawin lang natin tong copy from IP precedence. Ayan, yung default, wala na tayong gagalawin dyan. Dito guys, sa binding options. Okay, so LAN 2, LAN 3, SSID 1, SSID 5. Ayan, i-check natin yung apat na yan guys. So dito naman sa multicast VLAN ID, wala na rin tayong babaguhin dyan. Okay, so click natin yung apply. So wait natin mag-process. So, ayan, may config na tayo ngayon. Ngayon, click ulit natin tong LAN. Tapos, pupunta tayo dito sa LAN host. Ayan, uncheck natin to guys. Pati to.
Click natin yung apply. Okay, so sa DHCP server naman, i-uncheck natin itong tatlong to. Yan, yan, at yan. Okay, so pagka na-apply natin, punta naman tayo sa Wi-Fi settings natin. Okay, so ito guys, SSID name, basic na lang. Kung anong pangalan ng piso Wi-Fi nyo, yun yung ilagay nyo. Sa akin, example lang to, so ilalagay ko is test piso Wi-Fi. Ayan, tapos sa ano niya guys, sa authentication mode, i-click nyo yung open. Ayan, para hindi na siya mag-request ng password. Click ulit natin yung apply. Ayan, tapos punta naman tayo sa 5G. Ayan, dito babaguhin ulit natin. Test piso Wi-Fi 5G. Ayan, para may palatandaan tayo na 5G siya. Tapos sa authentication mode naman, ganun ulit, open. Ayan, para hindi na siya mag-request ng password. I-click ulit natin yung apply. So, ayan, naka-setup na yung ating Wi-Fi. So, check natin yung Wi-Fi niya. So, ayan, naka-connect na kaagad yung akin. So, ayun, lumabas na yung 5G. Ito naman yung 2G. Okay? So, ngayon, pupunta naman tayo ngayon sa maintenance diagnostic. I-setup natin yung upstream port natin. Okay? So, dito, naka-optical yung default niya. So, pipili lang tayo dito, guys. Okay? So, ang LAN 2 at LAN 3, hindi na natin pwedeng piliin. So, ang LAN 1 at LAN 4 na lang. Okay? So, ang gagawin ko is yung LAN 1. Ayan. I-click ko yung apply. Yan, okay. So, ayan guys, na disconnect na tayo. Hindi na lalabas yung kanyang admin guys kasi in-uncheck natin yung sa DHCP server niya. So, hindi na siya magbibigay ng sariling IP niya. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aming YouTube channel, Unboxing and Everything. Okay, so subscribe na guys. Marami kami yung video rito, tutorials, reviews, vlogs na ina-upload dito. Ayan, mapapansin nyo, ito yung latest na upload ko. So, yun lang guys. Maraming salamat.